But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being alone. Kapag tayo ay laki sa hirap, simpleng buhay at pamumuhay lamang, ay masaya na tayo. Kagaya ng pamilya na pag-uusapan natin ngayon, isang bagong mag-asawa na mas pinili na bumukod upang malaman ang buhay na may sariling bahay. Magandang buhay sa ating lahat mga ka-dreamers. Happy 2022 and blessed 2023 sa ating lahat. Naway ayos lamang po tayo at malayo sa anumang sakit at kapahamakan. At salubungin po natin ang panibagong taon ng puno ng pag-asa at pagmamahalan sa isa't isa. Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, like and hit the bell button upang updated ka sa lahat ng ating mga videos. At ang bahay na pag-uusapan po natin ngayon ay protoplabor ng kababayan natin na talaga namang nagsumikap para maitira sa sariling bahay ang kanyang mag-ina. Ikaw ka dreamers, anong kwento ng buhay may asawa ang naranasan mo? I-comment po naman yan down below para makakuha ng inspirasyon ng ating mga kapwa Pilipino na nawawalan ng pag-asang magpatuloy sa hamon ng buhay. So ipakilala ko po ang owner nitong bahay. Ito nga po ay si Sir Joshua Caidoy at si Ma'am Jenny Lindura. At ito nga pong si Sir ay isang boy sa isang bigasan. Marami pong pinagdaanan ng owner ng bahay bago po sila nakapagpatayo ng ganitong bahay. Simple man po sa paningin ng iba, ngunit kayamanan na po ito para sa kanila. Dahil meron nga po tayong kasabihan na maging kontento sa buhay upang maging masaya ang pagsasama. So dito na po tayo sa mga detalye ng bahay. And matatagpuan niya po ang bahay na ito sa Ino, Mogpog, Marinduque, Philippines. So disclaimer po mga ka-dreamers, ang lahat po ng inyong makikita at mapapanood dito sa ating channel ay pawang galing po mismo sa owner ng bahay. Lahat po ng mga detalye ay kinuha po natin para meron po tayong pagbasihan kung tayo man po ay magpapagawa na rin ng bahay balang araw. So dito na po tayo kung kailan nga ba nagsimula yung pagpapagawa ng kanilang bahay. Ginawa nila ito noong February 1, 2021. At ang sukat ng bahay na ito ay halos studio type lamang. Meron po itong isang kwarto at meron naman pong kusina na kasama na rin dito. Sa mga materials mga ka-dreamers, ang ginamit po nila dito ay semento na 8 bags at nagkakahalaga naman ito ng 250 per sako. Sa hollow blocks, nakagamit po sila dito ng 100 pieces. Ang bahay po palang ito ay may nakabaon na ilang pirasong hollow blocks and then ang kanilang walling na ay hardiplex. Sa graba ay wala po silang nagamit at dito naman sa kanilang buhangin ay libre dahil kumukuha nga daw po sila sa tabing dagat. Malaki po ang natipid ng owner nitong bahay dahil ang worker ay libre. Dahil ang gumawa po dito ang biyanan ni Sir at siya lamang. Kaya't malaki ang kanilang natipid pagdating dito. Dahil alam naman po natin mga ka-dreamers na ang workers ang isa sa pinakamalaking cost na nagpapataas ng gastos ng ating bahay. So maswerte si Sir dahil merong willing na tumulong sa kanya sa pagbuo ng kanilang munting bahay. Meron po itong isang bintana at DIY lamang din ang kanilang ginawa. Ito ay plywood. Ganun naman din dito sa kanilang mga pintuan na DIY ng mga kawayan. So after 2 weeks na kanilang paggawa ay natapos na yung kanilang bahay at natirhan na nila ito. Gumastos lamang po sila dito ng 20,000 pesos sa materials at ang labor nga po as I said before ay free. Kaya ito lang po ang kanilang nagastos. So sulit na po itong 20,000 pesos na nagastos nila dito sa kanilang bahay dahil meron na silang matatawag na sarili nilang tahanan. Ito naman dapat mga ka-dreamers ang isa sa goal natin sa buhay, ang pagkakaroon talaga ng sariling tahanan. So congratulations Sir Joshua and Ma'am Jeneline sa inyong dream house. At bago po tayo magtapos ay gusto ko lang po munang magpasalamat sa mga kababayan natin na walang sawang sumusubaybay at tumatangkilik ng ating channel.
Shoutout po kay Maricel Galvez Cobra 3528 at shoutout po kay Miyong No TV 6755. Maraming salamat po at kita-kits po tayo ulit sa susunod nating mga video. Maligayang paglalakbay sa ating lahat ngayong 2023. God bless us all, mga ka-dreamers.